kita guys, pemakaian yang agit. Biskup yang galing pengen saya buat, tenyuk. Bunyi yang kena saya try dengan itu, berpotrek. Pemakaian sila yang agit. Siap. Expire. Mga idol. Galing itong buko. Ah, manot dyan. Yun. Matagtag ng agit. Pain kay gusto maglapit magpakatay. Yan ang oy, sir. Labi to yan. Ay, ito na ako. Oh, sige na, hi. Sumama tayo para sa bahan. Yung body ko, 100. Kaya natin iwan yun. Yan si 100. Ito pa ang lutuin namin ngayon, dalawa. Yeah.
mo may chief external token. So dito kami ngayon para at least pagsalaw-salaw or magipag-alukilo sa ating mga kasama, no? So next is si Sir Valbuti. Bali, siya ngayon yung charge sa training. So siya muna yung magbigay sa atin na medyo, ano na, refresher lang. Na-lecture na natin ito noon, pero ngayon, refresh natin, baka nakalimutan na natin pa. So kahit kami sa PNP, kahit video, SPO4 na sila, SPO3 na sila po. Pagdating namin sa training center, nagtuturo pa rin kami doon, paulit-ulit lang. Kailangan kasi natin i-refresh o review kasi nakalimutan natin. Kasi hindi kasi natin ginagano. So ngayon, yun ang PSMS, babal mo din para iyan. Yes, sir. Kapag kami radyo tayo, ito lang yung dapat kami ang pag-operate ng radyo. So pinakauna dyan, bilis ng radyo, ganun din yung parang resident ng cellphone. Bilis ng radyo, paano ba tumatakot yung signal? Pagkatapos, ano ba yung power na kailangan para magtapot tayo ng signal? So yung taktik niya, yung main ingredients ng isang radyo. Gaya nga nasabi ko kayo na, Sir Ma'am, ang radyo kasi, yan yung forefathers ng cellphone. Titignan natin yung bandwidth ng cellphone at saka bandwidth ng radyo, walang pinag-iba, pareho lang. Kaya lang, ang tawag sa cellphone is digital. Ang radyo is analog. Pero nga sa panahon ngayon, marami na tayo nabibili sa China, meron na rin mga digital na radyo. So ngayon, meron na tayo mga dual bands, di ba? Tulad ng DHF sa kapon ba ng Okay. So yun yung nagkakakita ngayon. So dati, alam naman namin na wala pa kami yung servisyo dati na malakas talaga yung influence ng radio nung wala pang cellphone. Yung mga tip-tip dati, mga morning speaker, di ba? So morning show. So as time goes by, nawala siya. Ngayon, napapansin namin na marami ng market na radio sa Rizal. So para nabukuha yung business na siya sa mga tao. Same as din yung hangarin. Yung hangarin din ng record na magbuhay din. Kasi with all my stay sa RTU bar, sa RTU bar, so nakasama ko na sila sa narinig na. Hindi mo na kakailangan ulitin pa natatawagan kasi buwan. At least, kahalagahan at saka kabilis ng radio. So, mabilis yung information dissemination. So, you can talk to many people, thousands, hundreds, at a time. So, users don't need to repeat the same message. So, hindi mo na kinakailangan i-repeat mo yung message mo. Kasi nga, isang broadcast lang, lahat ng organization, lahat ng kumpanya, as long as na itong mga tao ito works in group. Di ba sa mall? Mas security guards. Lang sa radio. Grupo rin sila. Sa mga factories. Radio rin. Hindi mo naman pwede isiwan ng radio na isiwan ng cellphone ng kada empleyado, di ba? So, pinaka-least way na possible is magkatitin ng radio. Yung mga oil companies, transportation, pa. Ito, mga resorts. So, radio pa rin ang gamit. So, sino magsasabi na namatay na yung kasingan ng radio? Well, in fact, because radio is a cell phone is only for personal use lang. Yun nga lang, wala tayong data sa radio, pero it comes to versatility of use. Mas versatile pa rin po yung gamit ng radio. Many more companies po ang gumagamit ng radyo. Ito.
tinatawag natin conventional. Then yung ginagamit natin dito sa Cotabato, di ba yung meter? So that is called the conventional type. Ibig sabihin niya, half duplex lang po siya. Pero din po tayo tinatawag na full duplex. Full duplex, ito na po yung mga track resistor. Ito na yung, halimbawa, sa isang radio kasi pinapapansin natin. Kung sino yung nag-uusap, hindi pwede mag-interfere, di ba? Sa trunking system, pwede magsabay yung mag-usap yung alin. Parang cellphone na rin yan. Yan yung sasya sa lumilod. Yun yung tinatawag natin yung trunking system. Kasi nga, diba? 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 Kasi nga, di
Bago tayo pipindot ng Pilipin. And then, lalagay tayo ng delay. Hindi yung pagpindot natin ng Pilipin, sabay din tayo magsalita. Pindot muna, then, afterwards, mga millisecond or one second, salita ka. The same thing sa pagbitaw ng Pilipin. The moment na binitawan natin yung Pilipin, make sure na natapos na tayo magsalita. Para yung nakikinig sa atin, kompleto po yung receive niya ng communication. Ganun po yung sa radyo. Then, mas transmit na message slowly and clearly. Kahit na hindi na kinakailangan. Hindi pala tama yun. Ganun kasi sa mga baguhan, sir. Mag-video baguhan. Pas-pas. Pindot na ganyan, sabay-salita. Sabay-salita. Ang mangyari, hindi mo na marinig yung unang sinabi niya. Putol na. So, sasabihin na naman, paki-10-9 daw, 10-9, please repeat. Ulit-ulit ka na naman na mensahe mo. So, yun po yung mga technical. Hindi talaga magpunta. Wala siyang po. Importante talaga, halimbawa, na bumibiling tayo, always give your location. Para alam ni base, halimbawa, merong emergency nangyari, alam niya kung saan yung last known location natin. And then, yung sa radyo kasi, huwag rin tayo sobrang magsalita yung halos na, hindi na tayo magkita ng PPP. Kakakasira ng radyo. Kakakasira ng radyo. So, from time to time, tapos tayo, mag-break. Break natin, break. Salita na naman. Para rin makapahinga rin tayo. No messages should be broken into phrases. To avoid too much repetition. To acknowledge the message properly, salamat tayo sa lahat ng communication na nare-receive natin. And then, always, ibigay po kung sino yung pangalan o yung call sign po na nag-transmit ng message. At saka, the same, ibigay mo rin yung pangalan ng party. Halimbawa, ito naman, may radyo tayo. Nagbigay tayo ng assistance sa isang sunog. May ingay yung ano, may ingay yung bumbero, may ingay yung mga ano, sa isang pagkupan. Hindi na natin kailangan sumigaw. Kasi it may only cause distortion sa radyo. Hindi na maririnig yung distortion. Ilapit nyo lang po yung radyo sa lips natin. 2 inches away from the lips. Speak clearly na normal voice, maririnig na po yan. Kasi kung maingay na nga yung ambient sound natin, magsigaw pa tayo, magkakaroon ng aking na feedback. Ilapit lang natin, clear voice lang po, maririnig na po yan. Then, obey the orders of the base. Always, bigyan po natin ng paggalang yung base, yung ating net control station. Kasi siya yung nagbibigay ng orders. Kahit mababa po yung front ko niya, bigyan pa rin po natin ng respect. Yun lang naman ang pinaka-importante sa radyo eh. Pinaka number one ang aspect ko na maintain sa radyo is yung radio discipline. Always use a radio discipline. Number two, gamitin natin ng maayos yung international alphabet, yung phonetic alphabet, at saka yung up to 10 codes. 10 codes, few codes, yung may ginagamit natin. Kasi ito napapadali yung ating trabaho. Actually sir, dalawa kasi ang ano, konti lang kasi ang kaiba sir. Actually, almost pareho lang talaga. Meron tayong tinatawag na amateur tempos. Meron din tayong tinatawag na international tempos. But I strongly suggest na na-download naman sa internet. Gamitin natin international kasi kahit saan tayong lugar mapunta, yan yung ginagamit. Standard. Sa law enforcement, gano'n talaga lang.
Sino po rin kayong nasa navigation sa marine? Alam ba natin na lahat ng radio pag pinili natin, yung last frequency niya is allotted for marine band sa mga barko. 06. Tunin natin yung radio natin sa pinaka-last na frequency, yung 16 frequency. International channel 16. Channel 16. Kung saan tayo pupunta, makakausap natin yung ating mga kaibang ibang nations na kaparty. Gagamit at gagamit pa rin sila ng cellphone. Ang hapon eh. So, ganun lang po yan. International po tayo. Para pagkakas. Ah, drill na para pasal. Hi. Hi, Joseph Sivan. Capricorn Rock Chapter. Capricorn Chapter. Recon Philippines. Recon Philippines. After having completed the radio operational procedures. After having completed the radio operational procedures. And completely submitted the necessary requirements of Recon Philippines. Of the necessary requirements of Recon Philippines. Do hereby solemnly swear that I will fully subscribe to its constitution and bylaws. Will faithfully observe all its policies, rules and regulations, and that I continuously accept the humility and respect the honor and privileges accorded to its members. I pledge to perform and fulfill my duties, responsibilities, and obligations, to the best of my abilities, and heartily participate in the activities of Recon Philippines Incorporated, and translate the ideas. Of community service into a living reality in my profession. In my business and in my community life. And that I promise this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congrats. Congrats. Love to the sky, I'm with you.